Meron akong port dito sa Rift, kaya naman nag-isip ako, ano kayang gagawin ko dito? Ito na nga, hiniwa ko na nga ng maninipis. Tapos sinamahan ko na din itong yempo, na pinahiwa ko na into strips dun sa grocery. Pagkatapos, tinimplahan ko lang ng asin at paminta. Kung meron kayong mga paborito niyong herbs and spices, pwedeng-pwede niyong timplahan niya. Ginadgaran ko na rin ng mga 2-3 butil ng bawang. Hinalo ko ng mabuti, tapos tinabi ko ng mga 20 minutes, hindi niyo lang nakita syempre. Pagkatapos, naglagay ako nitong konting calamansi soda flavor. Hinihaan ko lang mababad habang pinaprepare ko muna yung iba pang mga sangkap. Sa isang bowl, naglagay naman ako ng potato starch. Pagkatapos, nilagyan ko lamang ng tubig at hinayaan ko ding mababad ng mga 30 minutes. Kung wala kayong potato starch, pwede namang corn starch. At para po sa ating mga viewers, kamusta po kayo? Ano po mga ulam nyo ngayong araw na ito at taga saan ka? Yung tubig na ginamit ko ay room temperature lang, hindi malamig o mainit. Kumuha na ako ng mga gulay na available dito sa aking ref. Meron akong cucumber, meron din akong carrot. Ayun na nga, nag-iinarte kaya ginandahan natin yung paghiwa sa carrot. Maganda ba? Sakto lang. Nislice-slice ko na nga rin yung pepino. Hindi ko tinanggal yung balat, hinugasan ko na lang mabuti para maganda siyang tingnan. Pagkatapos, naghiwa ako ng mga 2 piraso ng sibuyas. Isa lang kung nagtitipid kasi ang mahal ng sibuyas ngayon. Makalipas ang mga 30 minutes to 1 hour, kinuha ko na yung baboy sa ref. Pagkatapos, pinatiti or drain ko yung liquid. Binalikan ko na nga yung potato starch na binabad ko kanina. Kung mapapansin nyo, bumaba na yung potato starch kaya medyo na-clear yung tubig. Tinapon ko lang lahat ng tubig. Tapos pinindot-pindot ko muna yung potato starch. Wala lang, trip ko lang. Uy, itatry niya din. Kumuha ka ng isang itlog pagkatapos, ginamit ko yung puti lang. Naglagay ako ng konti. Para sa exact measurement, please check the description box below. Pagkatapos, yung drain kong pork kanina inilagay ko na sa isang malinis na bowl. At yung potato starch na merong egg white, yan yung ipang-coat natin. Timplahan lamang ng mga pampalasa. Toyo para mas maging maganda yung kulay niya. At dagdagan mo pa ng paminta. Nagpainit na nga ako ng mantika, syempre. Tama dapat yung temperature para ma-achieve natin yung crispy golden brown. Pero syempre, dahil wala naman tayong thermometer, gagamit na lang tayo ng wooden spoon or kung anumang wooden sandok na dyan. Ako, chopsticks ang nadampot ko. Ayan, kapag umaangat-angat na yung mga bula, pwede na tayo magprito. Parinito ko na nga pa isa-isa para maiwasan ang pagdidikit. Pero dahil di nila maiwasan ang kanilang closeness, yon PDA sila. Kaya naman hindi nila maiwas-iwasan ang pagdidikit. Pero don't worry guys, madali naman silang paghiwalayin. Siyempre, prinito ko munang lahat tapos nirest ko ng bahagya. Pagkatapos, dinoble fry ko para siguradong crispy. Gumamit din ako ng kitchen towel or tissue para maabsorb yung excess oil. Ayan, diba? Napaka-crispy. Ito nang nagagawa na tayo ng napakasarap na sauce. Gamit yung aking induction cooker na maraming nagtatanong saan ko daw nabili. Pinupost ko po yan sa aking Facebook page or sa aking community dyan sa YouTube. Naglagay lamang ako ng konting mantika tapos ginis ako na yung carrot. Tapos, sinulog ko na din yung sibuyas. Yung cucumber, mamaya na yun. Dahil mabilis naman siyang maluto. Naglagay din ako ng shiitake mushroom. Timplahan lang natin ng konting asin at paminta. Haluin mabuti at hayaang maluto pa ng bahagya. Sinetasag ko lang yung mga gulay. Pagkatapos, naglagay ako ng hot water. Naglagay din ako ng soy sauce, yung mga toyo natin dyan, gamitin natin yan.
Pagkatapos, meron ako ditong isang maliit na lata ng pineapple slice. Gagamitin natin yung syrup niyan. Siyempre, pati yung laman. Pero mamaya. And then, brown sugar na sakto lang sa inyong panlasa. Madami yung tubig ko dito, guys. Kaya, sakto lang yung timpla niyan. Again, for the complete list of ingredients, ipinopost ko po yan sa description box below. Next, maglalagay ako ng suka. Kung wala kayo nitong brown rice vinegar na pipili sa mga grocery store, pwede naman yung suka na regular yung ginagamit. Ibinalik ko na nga yung mga gulay kanina para mas maluto pa. And then, para mas mag-thickened yung aking sauce, naglagay ako ng slurry. Yung ating slurry ay cornstarch na dinissolve sa water. 1:1. For example, 1 tablespoon ng cornstarch, i-dissolve nyo lang sa 1 tablespoon ng water. Kung gusto nyo mas malapot, pwede kayong magdagdag. And then, nung malapot-lapot na siya, iniligay ko na yung aking sliced cucumber at pineapple. Naglagay na nga rin ako nitong sesame oil. At mas maganda sana kung ang ginamit natin ay chicken broth or pork broth. Pero dahil wala ako noon, naglagay ako ng konting cubes. Tinikman ko lang at tinimplahan ang naaayon sa aking panlasa. Pwede kayong maglagay ng fish sauce or ng asin pa or ng paminta. Naku guys, napakasarap nito. Tamang-tama, pwedeng-pwedeng panghanda. Ito na nga guys, excited na me. Pwede nyong i-drizzle yung sauce or pwede nyo namang sausawan siya. Ito na nga guys, ang ating sweet and sour pork or tangsuyo. Pero syempre hindi authentic. So ito yung aking version. Isa siyang Korean Chinese meat dish with sweet and sour pork. Ayan, sa mga mahilig sa K-drama dyan. Kaya naman i-try nyo na guys and comment down below kung basta ang inyong experience dito sa ating tangsuyo. Inspired dish. Mmm! At dahil dyan, ako nga palang inyong kusinerang inhinyera, Jane Cusin Silvestre. See you in my next vlog! Kap na siya kanin. Kap?